Macau, China, ganyan. So ngayon, ako naman yung magsasama sa kanya around the world, char. At yung nanay mo rin yung naging dahilan ng pagkapanalo mo after talaga answering yung final question. Correct, opo. Kaya noon, ako yung dinadala niya sa kung saan-saan. Ngayon, ako naman magdadala sa kanya sa kung saan-saan. Kasi tulad ng pag may mga racket ako, Mindanao, Visayas, sinasama ko siya. Wala ba love life? Yan, may tanong po kayo. meron, pero ano, hindi ako masyadong focus na kasi sa ganun eh. Kasi ako, pag sa love life yata, napagdaanan ko na lahat eh. Kumbaga, ano lang ako, go with the flow. Okay, kung nandiyan ka, nandiyan ka, di ko wala, kadi wala. Ganun. Ano ba the ideal guy ng isang Juliana? Ideal guy, pangalanan ko na lang kaya Joshua Garcia. Siyempre yung Julia. Oo, huwag tayong lalayo sa Julia, Juliana. Oo, tama nga naman. Ayun. With that, our next question will come from, eto, is turning into a lesbian, si Lola Adore. So, oh my God. Oh my God. Are you turning into a lesbian? Ayan na mula ko din si ilan na magkapatid? Ah, ako lang po mag-isa. Solo po ako. Ang tawag po sa akin ng mama ko, Bunso. Kasi ako ang pangalan, akong Bunso, girl and boy. Sinabi mo kanina na Bisaya, Mindanao, rumarakit ka. Opo. So, kadalasan ba win din? Panalo ka? Ay, hindi po. Rakit po yun sa mga fiesta, sa mga pag naiimbita ng mga mayor, pag ano mga ganun. After nung naging Hall of Fame? Opo. Na-invite po ako sa mga ganun na oh, Juliana, baka pwede ka mag-isi ito, fiesta kasi sa ganito, o kaya mag-judge, may contest. Yung at least may dagdag racket. Opo. So, magkano ang bayad sa'yo sa halimbawa Mindanao, Bisaya? Ay, ano po, may tatanong niya tayo. Talent fee na to. Ang BIR. Akala niyo, makakabuli siya ng BIR. Sapat lang. Okay, hanggat wala pang ipin, huwag niyo muna akong hahabulin. Pero balak mo talaga magpa-ipin? Gusto ko po talaga kasi gusto ko ring mag-boost pa yung confidence ko pag may katrabaho ako mga artista, pag may kausap ako, di ba? Pero parang siguro yung pwedeng tanggalin, no? Oo, siguro ganun po para pag on character ako, mababalik ko pa rin siya, di ba? We have a question from the editor of Bandera. Yes, the songbird, Irvine? Songbird with a bird? Chana, may mga politika rin ba dito sa finals na ano? Paano kung kulit? I mean, may nabalita ka bang sinisiraan ka, na naiingit sa'yo? Marami. Or sinira yung gown mo? Ito nga po, marami po talo. Charot lang. wala po. God knows po, wala po talaga. Totoo. Wala po, sobrang saya. Ang tension lang po talaga is pag nasa entablado, pero backstage off cam, masaya, baklaan, harutan, ganyan. Kung ano-ano mga naririnig sa mga baklang mga pasakali nilang mga kung anik-anik, para ganun masaya lang po talaga. Kumbaga noon, nakikita ko sila sa contest, tapos ako nanonood. Or sa isang contest, ako yung na-contest, sila yung nanonood. Ngayon pinagsama-sama talaga kami, nakabuo kami ng mas malaking circle of friends nung pinag-aandaan ang Miss Q&A. Masaya po talaga sobra. Pero na... Nakalaban mo na ba sa ibang pageant sila Matt or even si Lars? Si Nay Matt, hindi ko alam kung natatandaan niya, pero nagka-college pa ako noon. Sumali siya sa Baguio. Sumali din ako. Ako yung pinaka, alam mo na, ganun. Lahat sila magaganda. Ikaw yung pinakamaganda. Oo, hindi. Sabi natin, ako yung kakaiba. Ganun. Tapos ayun, yun lang yung first time ko siya nakasama. After noon, wala na. Si Lars, nagkakasama kami sa contest din. Oo, nagkakalaban kami, ganyan-ganyan. Even before Miss Q&A. Pero of course, alam natin syempre, hindi naman natin iaano na sila Matmat talagang yung beauty pageant yung sinasalihan nila. Ikaw, ano yung mga pageant na sinasalihan mong ito? Ganun din po. Beauty pageant. May problema ko pero nakakapwesto ka kasi na, ano. Kasi totoo po 'yon kasi po sa barang sa ano lang po FYI lang po para alam niyo po sa mga barangay contest po kasi dalawang klase po 'yan. Yung mga katulad nila Lars, sila na Matmat, Miss Gay po talaga 'yan. Pagandahan, kudaan 'yan.
yung mga katulad nila Elsa, nila Odessa, yung mga pangkalawakan. Pero ako po talaga kasi matigas po ulo ko. Feeling maganda ako, ayoko na sari ng pangkalawakan. Doon ako sa mga Miss Gay. Tapos pag sinaswerte ako, unti-unti akong nakikilala ng mga bakla. Naku, huwag niyo papasukin sa SEMA yan, kukudayan niya. Nakakapwesto ako kahit papano. Pero pag gipit na gipit ako, tulad nung first time ko sumali ng pangka, walang-wala akong pera, sabi ko lalaban ako, sige nga, magko-comedy na lang ako. Nakalaban ko sa Elsa, dun kami naging close. Magkakilala. Ano masasabi mo dun sa mga tao na nilalike ka physically? Ayan, pumapalakpak sila ngayon. Hindi, alam niyo po, ano, walang kahalong kabaklaan. Ngayon na kahit ba, pagka Hall of Fame ko po, higit dun sa perang na uwi ko, ang pinakamasarap talaga sa pakiramdam, yung tao na specific na noon, pag nakita ako, tatawanan ako, lalaitin, ganyan. Ngayon na binabati na ako na, uy, ang galing-galing mo. Yung respect, yung pinakamasarap na premyo na nakuha ko, simula nag-Hall of Fame ako, lalo na siguro ngayon. Kaya sabi ko nga kay Lord, kung ibibigay niya sa akin to, isa lang mapapangako ko, I'll always keep my feet on the ground. Yung bigat ng corona, kaya ako nakayoko, yun yung magsisimbolo na magpapakakumbaba ako lagi at hindi ako magtatanim ng sama ng loob, sama ng lahat sa akin. Kasi siguro eventually na-realize din naman nila na, ah, pag mabuti kang tao, kahit hindi mabuti yung tao sa'yo, may balik, may magandang balik. Yun. Sabi mo, gandang-ganda ka na sa sarili mo dati pa. Ngayon ba, yun nga, ngayon ba mas naramdaman mo yung kagandahan mo dahil ikaw ang nanalo Miss Cutie? Hindi na po, Diyosa na po ako ngayon. Kapalubok. Taray na sagot, diba? Maganda, sobrang ganda. Kasi kung di ako maniniwala maganda ako, wala ako dito ngayon. Baka wala akong lakas ng loob sumali ng Miss Cutie, diba? Maganda. Sayang hindi ko na kayong ganda kate, si Lars nakakuha yun. Hopya pa naman ako, ay ganda kate. Ano yung biggest lesson natutunan mo dito sa pageant, sa Miss Q&A? Confidence. Walang susuko, walang aayaw. Kahit yung konting-konti na lang, yung parang pabitaw ka na parang, uy, pasikip ng pasikip yung laban. Parang, nung una, parang ang bango, ang ganda pakinggan na, uy, ikaw ang pinakamalakas ang laban kasi ikaw yung first, ano. Pero habang papatagal, pasikip ng pasikip. Pero kailangan mo lang talaga maniwala sa sarili mo. Just believe in yourself and you will be unstoppable, ha, sabi ko. So, yun yung pwede ko i-share sa kanila na sa season 2 ng Miss Q&A, believe in yourself. Kahit ang ibang tao hindi naniniwala sa inyo, pamilya nyo hindi naniniwala, ikaw lang. Paniwalain mo yung sarili mong maganda ka, matalino ka, kaya mo, malayo mararating mo. Ako yung buhay na testimonya, ako yung buhay na patotoo. May pa-advice agad. Point well taken. And speaking of Josa, susunod na magtatanong ay ang Josa po nila, the long-haired na si RM Marcelo of Show Business. Yes, Ms. Juliana, tanong ko lang, dun sa, during the debate, meron bang regret na sari hindi si Elsa yung nakalaban? Opo, meron po talaga. Kasi unang-una, matali ko ng kaibigan si Elsa. Matagal na kami magkakilala even before Miss Q&A. Nung nagkabunutan na at si Elsa yung nabunot ko, sabi ko, paano laba? Kilala ko na si Elsa umatake sa debate kasi napapanood ko yung Resbeck at saka yung Semis. Pero paano ko siya aatakihin na hindi mayabang yung dating na, oo, Resbeck ako, Hall of Famer ka, yung hindi niya mabibigyan ng mali siya. Pero iniisip ko na lang talaga, kung kilala ko ni Elsa bilang kaibigan, maiintindihan niya kung bakit ko gagawin yung mga bagay on 30 seconds ng debate, 60 seconds ng debate namin. Kasi sabi ko, bahala na ako anong mangyari. Ang importante, mailaban ko yung gusto kong mangyari, maiintindihan to ni Elsa. Ayun. Pero papipili kasi dun sa limang kalaban mo. Yung gusto mo. Nung nagbibiro-biruan kami, laging sinasabi sa akin ng mga bakla, hindi ko napapangalala kasi baka may mapanood to ni Naima. Baka mabato ka lang. May sinabi rin naman siya sa'yo kanina. Ah, gano'n ah! Let's watch this. Lagi ako inaasar ng mga bakla, paano pag may debate kayo, tapos may birthday ka, na pipili ka na makakadebate mo? Sabi ko, si Naima na. Para isang bagsakan na, di ba? Kung para sa akin, kung hindi. Sabi ko, at syempre, kasi ako sa ganun ako naniniwala eh.
kung mag-a-idol ka ng isang tao, idolohin mo na yung pinakamataas. Para alam mo kung ano yung mga hakbang na gagawin mo. Yung hindi mo man siya, hindi mo siya papatumbahin, hindi mo siya papabagsakin, pero yung mapatapat ka man lang sa galing ng idol mo, malaking bagay na yun eh. Kaya ako ka lang doon ka lagi sa ano so, yun. So idol mo si Matt? Opo, super idol ko po. And Nay Matt has only kind words to say. Nabagit niya kanina na, pagdating daw talaga sa pagtatagalog, tsaka sa pagiging malalim, ikaw yun eh. Ang pagtapos ng sumagot kanina, sabi niya, nak, iba ka talaga mag-Tagalog. Ano? Sabi niya, bakit hindi ka nag-English? Sabi ko, kaya ko naman mag-English kasi syempre nagtrabaho din ako sa call center. Pero ayoko nga bumitaw dun sa karakter na minahal ng tao sa Miss Q&A eh. Kasi nakita ko nag-English na si Marigona, nag-English na si Naimat kahit konti, si Rian, si Lars kahit konti. So sabi ko, sana wala akong mabanggit na English word kahit isa bukod sa I believe and I thank you. Yun lang. Sabi ko sana talaga, para at least ano dun pa rin ako sa Juliana na from day one hanggang ngayong finals. Ano sabi ni, nagkausap kayo after ni Elsa? Oo, yun, niyakap niya ako, ayan, te, ganyan, congrats, yun. Sabi niya, ano nang ganap? Sabi ko, hindi ko alam sa'yo, bagong buhay ka, be. Sabi ko, joke lang. Ayun, magkikita kami noon, very, so, yayain ko yan. Promise, yayain ko talaga ng mga Miss Q&A candidates. Isang Thanksgiving party na siguro bibigay sa kanila kasi nasar nila ako nung hindi pa natatawag yung winner, Juliana, pa-swimming ka. Sabi ko, odds ko magkano lang magpa-swimming? 2,000? Saan naman yun? Yung mga po na binubomba. Our next question, well, eto, mahilig mag-swimming sa Marina Bay Sands. Ano yung mga si Kate Adhar of Random Rebellion? Hello po. Yung ano, kanina natanong ko sila kung may mga pamahiin na, may mga ritual na sinusunod na pamahiin. Ikaw din ba meron? Nung una meron. Actually, sa totoo lang po, nagkatampuhan kami nung nagme-makeup sa akin during my 10 days sa Miss Queen A. Kasi ang nangyari, hindi nagtugma yung schedule. So parang sabi ko, may VIP, may ticket naman ako, makakapasok ka pa rin. Ayaw niya kasi parang pinagkalat niya na siya yung magme-makeup sa akin. Ganun. Sabi ko, kasi ang hirap din ang sitwasyon. Yung kasama ko from, kasi nag-showtime pa kami ng Friday lumabas pa kami. From showtime, dire-diretso hanggang kanina, yung kasama ko, ang unfair naman, kapauwiin ko siya, tapos pupunta doon, di ba? Kaya parang wala na rin akong time mag-explain kasi ayoko nang ma-stress. Ayun, merong mga pamahiin talaga na gusto ko as much as possible i-maintain ko yung makeup na ginagamit, kung sino yung nagme-makeup. Ayun nga, yung mga heels, ang daming pumapasok sa isip ko bago mag-finals, pero tinapatan ko lang talaga lahat sila ng dasal. Sabi ko, Lord, siguro naman,